Ganito kadalasan ang takbo ng mga gabi ko. Ilang taon na din. Dito na ako sa kalye nakatira kasama ng aking mga dibuho. Ang bawat drawing ko ay may salaysay. Lahat ay kwento ng mga taong nakilala ko sa daan o istorya ng mismong buhay ko. May mga araw na hindi ako kumakain. Naranasan ko na rin kumain ng panis. Nanggaling sa basura. Pero ayokong mamalimos. Gumuguhit ako para sa mga tao, pero para din sa sarili ko. Para makakain ako. Para mabuhay ako. Madalas pinagtatabuyan ako ng mga tao, ng mga gwardiya o kahit ng mga katulad kong sa lansangan na nakatira. Tinatapunan pa ako ng tubig. Napilitan akong lumipat sa ilalim ng tulay hanggang mapadpad ako sa kaling ito. Pauwi ako sa dati kong bahay nang sinundan ako. Hindi ako kriminal. Hindi ako magnanakaw. Nag-i-sketch lang ako para sa pangangailangan ko. Wala naman akong ginagawang masama. Bakit sinusundan ako? Ano bang kasalanan ko? 3 beses akong ginahasa. Nagising na lang ako. Puro ilaw ang nakikita ko at mga matang nakatingin sa akin. Nagulat ako, kinukuryente na pala ako. Nang magising uli ako, sa tambakan ng basura ako tinapon. At wala na akong gamit. Kahit pera, wala. Gusto ko nang mamatay. Imbes na tulungan ako, inaresto pa ako. Ako na ang ginahasa, ako pang kinulong. Mahirap. Sobrang hirap. Pero ito lang buhay ko. At hindi ako mawawala ng pag-asa dahil malakas ang pananalig ko sa Diyos. Ako si Jhalanie Matuan at ito ang aking istorya ng pag-asa.